humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day-old na loans na ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ayan. Ngayong araw, wala po akong kasamang co-host Pan Samantala at marami po kasi binagawa ang ating mga co-host. Kaya sasaluhin ko muna to. Ayan, magsasalo po muna ako. Pero itong episode natin ito, kasama pa rin po ang isa sa lagi natin o suki natin pagdating sa isdaan. Yan. Noong nakaraan po, napag-usapan po natin yung history ng tilapia, biology ng tilapia, yung Molobicus saline tilapia, na-discuss din po natin. Ngayon, itutuloy-tuloy po natin ang ating usapan. Dito naman, hatchery naman po pag-uusapan natin. Ayan. Pero bago po ang lahat ng yan, papaalala ko lang po, ang ating programa ay mapapanood po via YouTube, Dailymotion, and Facebook. Ayan. I-flash po namin ang aming mga account. Makikita niyo po ang aming mga website dyan sa ilalim. Ayan. So, sundan niyo po ang aming programa. Ngayon po, nasa season 2 na po tayo. Kaya po, agree ako dyan. Abangan niyo po ang lahat ng ito. Makakasama po natin si Dr. Wes D. Rosario para sa araw na ito. Agree ako dyan. So, Doc, noong nakaraan po, napag-usapan po natin kung ano po yung tilapia, pati po yung Molobicus, saline tilapia, na tackle po natin. Ngayon naman, papasok po tayo. Kaduktong pa rin po ito ng ating series sa tilapia, no? Pag-uusapan po natin yung hatchery. Doc, ano ba yung mga requirements? Ano ba yung mga kailangan na i-consider kung gusto natin magtayo ng hatchery po ng tilapia? Okay, sa dinami-dami ng isda na inaalagaan natin, mas na una nating napag-aralan yung production ng similya ng tilapia. No? Kasi nga sabi ko, maraming programa, hindi lang sa local, hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, na ang tutok nila, ang focus, ay tilapia. So, noong 1950s, inintroduce yung tilapia Mozambica, yung native, yung maitim. Na eventually, ayaw pala ng mga tao. So, noong 1980s, early 1980s, 1980 pinag-aaral ako sa Amerika precisely related sa tilapia. Magtatayo ang US government ng isang modern facility ng tilapia doon sa DPAR sa CLSU. Kami yung nagtayo. Kami yung nag-develop ng area na yon, 24 hectares noon. Ngayon yata more than about 50 hectares na. Related sa tilapia. At pinag-aralan talaga namin, kami mga nag-aaral sa ibang bansa, kung paano ito maparami, mapaganda sa Pilipinas. So yung mga basic hatchery technique ay ginawa din namin. Over the years, ako rin nagnegosyo ako amin ng tilapia hatchery. Nung bata ako kasi kulang na kulang yung similya ng tilapia dahil siguro sa kampanya namin naging successful yung bakuha muli yung atensyon ng mga Pilipino para gamitin yung tilapia for aquaculture. At nakapag-produce tayo ng tilapia na lumalaki talaga. Kaya lumabas yung mga tilapiang giant tilapia. Sabi nila, plapla. Sabi na, ano yung plapla? Sabi ko nga. Sabi ng isang scientist... Yung plapla sa tilapia, do? Yung plapla kasama po sa tilapia? Plapla is tilapia. Ah, okay. Kaya daw plapla yun, kasi laki ng plato. Kaya plato-plato ang tilapia. Parang ganito. So, yun ang pagkaka-explain. Anyway, sabi ko nga sa'yo, yung pagpapangalan ng Pilipino, nakakagulat di ba?
Meron tilapiyang nakapangalan sa presidente. Mga ganyan, di ba? So anyway, lumabas ngayon yung mga yan. At kami, nagpawala ng tilapia sa lahat ng ilog yata. Kasama ako doon. Hanggang sa Mindanao, nagbibigay kami ng tilapia. Ngayon, malaki na yung market ng tilapia. At isa sa pamunahing industry na po pwedeng pasukin, negosyo na po pwedeng pasukin, ay yung pag-hatchery. Diba? Yes. Kulang na eh. Kailangan na ng hatchery. Noon, ang hatchery technique namin sa CLSU, doon sa Big Fargo, ay pond method. Dalawa ang technique ngayon. Pond method at hapa method. I-explain to. Noon, okay. Pond method. Ano yung pond method? Ayusin mo yung fish pond, halimbawa, 1,000 square meters. Tapos, lalagyan mo ng patutuyuan mo, lalagyan mo ng taing manok. Yung traditional. Yes, ginawa namin yun para madaling magaya ng mga tao. Tapos, pagka binatubigan na, magigreen na yung fish pond, yung tubig, lalagyan na ng breeders. Nung araw, ang paglalagay namin ng breeders, ito yung technique namin, huwag mong dadamihan yung breeders. Kasi yung may tendency na, sabi ng mga mahilig magnegosyo, pera siyempre. Mas maraming babae, mas maraming inahin, mas maraming similya, parang gano'n. Eh hindi gano'n. Mas maganda kung medyo maluwag. So noon, ang tanda-tanda ko, yung technique ko ay 300 grams na breeders per square meter. At 300 kilos pala. 300 yes, kilos of breeders per hectare. Compute nila. So konti lang, parang ilang banyera lang. Kasi isang banyera eh 30 kilos eh. Okay. 30 kilos. So 300 kilos. Pag malaki, siyempre yung breeders, konting breeders lang yon. Pag maliit yung breeders, mas maliit, maraming breeders yon. Ibig sabihin, habang lumalaki yung breeders, kumukunti yung nilalagay mo per hectare. Bakit? Oo. Ang isang yung bagong inahin na tilapia, ang tansya namin, ang laman na itlog ay 300 pieces lang. Pero habang lumalaki siya, umaabot siya ng hanggang 3,000. Mas marami yung kanyang itlog. So, hindi mo po pwedeng, tapos yung tilapia, nag-exhibit ng behavior na gumagawa siya ng bahay. Gumagawa ng bahay eh. So, yung bahay parang kawali na wok. Ano yung kawali natin? Na traditional na kawali. Dubog. Ganun ang itsura. Oh, yung lalaki, to attract females, kasi ano yan eh, palikero yung lalaki. To attract females, ang gagawin niya, gagawa siya ng magandang bahay. Magandang istorya ito, madalas manyos. So, gagawa siya ng magandang bahay. The best bahay na magawa niya, mas maraming babae ma-attract niya. Yan. So, pag nagawa niya yun, magpapalit siya ng kulay, tapos magiging itim ang itsura ng lalaki. Yung mga gilid ng kanyang mga fins, magiging pula. Yung dibdib, magiging yellow. Kumbaga sa lalaki, parang pupunta sa JS prom. Okay? Yeah. Nakaporma siya. At iikot-ikot siya ron sa kanyang nest. Mas malaking nest, ang nakita mo, ibig sabihin, malaki yung lalaking gumawa nun. Maliit yung nest, maliit na lalaki yun. So, yung mga babae na na-attract, lalapit. So, magpapacharming din siguro kung gusto niya yung lalaki. Eh, si lalaki, choosy rin. Hindi pala lahat eh gusto niya. So, kung ayaw niya, gently, shush you away niya. Pero pag gusto niya, hahayaan niyang pumasok doon sa nest niya, mangingitlog yung babae doon sa gitna ng wok.
Tapos, ilalabas na yung itlog. Tapos, isa-isa, ibabalik nung, ilalagay nung babae doon sa bunganga niya yung itlog. Okay? Mm-hmm. Pag nilagay niya sa bunganga niya yung itlog, si lalaki, ilalapit niya yung sex organ niya. Kasi kakulay nung itlog, pipilitin ni babae na kunin yung itlog niya, na akala niya itlog niya. So, magre-release ng sperm, mape-fertilize sa mouth ng babae. Pag natapos yung ritual na yun, paalisin na nung lalaki yung babae. Yung babae. So, another female na naman yung pupunta. Ganon, ganon kabilis. So, ang ratio, pag hatchery, 1:3. Isang lalaki, tatlong babae. Ganon. So, in 10 days, 10 to 15 days, pwedeng ma-release na nung baba. Yung tilapia are mouth brooder. They are good parents, yung babae. Kasi inaalagaan niya yung kanyang similya. So, sabi ko nga nung nakaraan, kukunti lang yung namamatay, maraming nabubuhay. Okay? Yes. So, pagka ano, kukolektahin na natin sa hatchery, ninet na yung pan. Tapos, naglagay tayo. Maghintay tayo ng 20 days, ninet na natin. Meron ng similya na ganyan. Mabilis. And every 20 days, hatak ulit ni similya ulit. Oh, bilis. Ganun lang yan. Ganun lang yung negosyo na yun. Oo, hatak na hatak, meron ulit. Pero, mula doon sa unang hatak hanggang sa huli, mapapansin mo, sa unang hatak, medyo maliit. Sa susunod na hatak, medyo malaki. Okay? Pangatlong hatak, medyo malaki. Ganyan. Pero, kumukunti yung number. Lumalaki, pero kumukunti. Pero yung presyo niya, namamahal naman. Kapag lumalaki, namamahal. So, nasa may-ari nung hatchery, kung magpapatuyo na ako, kasi konti na yung nahahagis to, patutuyuan na naman niya yung pan preparation. So susunod na naman siya rin sa patutuyuan, ganyan. Tapos lalasunin, baka merong dalag na napasok, malakas kumain ng isda yung dalag eh. Kalaban yung dalag, saka ayungin. So papatayin lahat yun, patutuyuan, ganyan. Lalagyan lang tayong manok ulit para marami yung pagkain, natural food nung ating breeders. Sa pan method, hindi masyadong nagpapakain. Masama na yung breeders natin eh mataba. Parang nagmamatsura, kumbaga. Kailangan tama lang yung fit lang yung breeders natin, hindi kailangan mataba. Kasi pagka ganun, madalang mangitlog, ganyan. Hindi yung frequency ng spawning mabagal, pangit. Yan. So kailangan wag mong masyadong pakakainin, ganyan. Basta maraming natural food, yung natural food kasi yun ang kakainin ng mga maliliit eh, ng similye. Kaya wag nating pababayaan 'to. So naglalagay tayo ng time manok, naglalagay tayo ng 16:20, 0 or urea. Yan. Pero konti-konti lang. Konti-konti. Yun. So, madaling umaman doon sa ganung sistema. Hindi siya matrabaho kasi hintay ka ng, halimbawa, 5 hektarya yung hatchery ko. Tapos, nailagay ko na yung breeders. So, di, bantay ko na lang para hindi mana ako yung breeders ko. Baka maging pulutan. So, after 20 days, babalik ako. Tatawag ako ng maraming tao. Lalambatin na natin. Panglilambat na, nakuha ko na yung similya, lalagay ko na sa pulambo. Ang tawag natin ay hapa. Ito ay parang inverted mosquito net. Alam mo yun? Oo. Nabaliktad. Para yung isda nandun sa loob, hindi siya makalabas. Yan. So, meron yata akong picture. Ito. Ayan, inverted mosquito net. Baliktad. Mm. Opo. Ang tawag, alam din ng ibang bansa, hapa. Hapa. Yan. Yeah.
So diyan lang ilalagay. Pagkaraan ng isa o dalawang araw, pwede nang ibenta. Pipick up na. So, ganun lang. So, bibilangin na. So, yung bilangan naman, takal-takal method lang. Halimbawa, mayroon kang pantakal na baso or ganito. Tatakali mo, isang ganun, bibilangin kung ilan yun. Mm-hmm. So, nagkasundo kayo. Ilang takal? Yung 100. Yung lang, diba? 100. Oo, oh, 100. Okay na ba sa'yo? Sasabihin mo rin sa bibili. Dalawang pantakal. Sabi niya, kukunin yung average. Chok, chok. Nagkasundo na kayo. O, 97. O, 97. Desi 97. Bilangin na, takal na ng takal. Ganun. Hindi binibilang na isa-isa. Oo. Oh. Kasi marami yung dog, di ba? Or, pwede rin kiluhin. Kiluhin. Maglalagay na isang kilo, tapos bibilangin. Magsabi, yung isang kilo, 1,000. Sabi kanya, okay ba sa'yo? Isa pang kilo. So, naging 1,100, lalong dumami. Doon na lang tayo sa 1,000, sabi ng bibili. O, di ba? Okay lang, di ba? O, ganun. Tapos, so, paano pa sa'yo pili ng, ano, ng breeder? Anong klase pa, nabawa sa babae, saka sa lalaki, ano yung maganda? Okay. Sabi ko nga, yung pinakamagandang tilapia na develop sa Philippines. Yes. Okay. Kailangan lang, yung pinanggalingan ng breeders mo, siyempre, doon sa magandang pakukunan. Ang magandang pakukunan, Bipar pa rin. Yung Bipar natin sa CLSU, doon kasi inaalagaan, doon dinevelop yung magagandang tilapia. Kung sa line tilapia naman, dito sa Bipar sa Pangasinan. Okay? Oh, so, ano, binibili, mura lang ang tilapia dito sa Luzon eh, mga 30, 35, isa. Isa. Pagka sa Mindanao, mas mahal eh, piso. Piso yung tilapia. Oh, kaya mas maganda mag-negosyo ron. 30 to 35 cents. Centavos to, di ba, Doc? Oo. Oh, mas maganda mag-negosyo sa Mindanao. Piso. Kasi so, ito, ina-travel ko eh. Oo. Tapos, palalakihin mo ng mga 3 months, ayun, makikita mo na yung lalaki-babae. 4 months, ganyan. Madali mo nang makita yung lalaki at babae. So, yung technology ng pagpili, itinuturo naman namin. Meron akong picture ng lalaki at babae. Ito. Manual po kasi ito eh. Ito yung babae, oh. Ito. Tatlo yung butas. Yung maitim, yun yung puwet. Yung dalawa, dito yung labasan ng itlog at labasan ng ihi. Parang tao. Yung lalaki, isang puwet, yung maitim. Tapos yung pahaba, yun yung kanyang ari. May butas sa dulo. Lalabasan ng ihi. Yan. So, kung bata pa, hindi mo kayang kilalanin. So, haya mo munang tumanda ng konti. Mature, angko. Oo. Para mapili mo ng yung mature na, na tilapia, ilang buwan bago natin makita na matured na yung tilapia at ready na siya for the breeding. Sa 4 months, pwede na. Pwede na po yun. So, initially, siyempre, maghintay tayo ng 4 months bago natin masimulan yung breeding. So, sa early, yung mga early months, siguro, ayusin mabuti yung ating hatchery. Ako, sa experience ko, pinakamagandang hatchery, yung yayaman ako, no? Hindi pwede kasi yung puro maliit eh. Yung planggana lang. Kailangan na 5 hektarya at least. 5 hektarya. Mabubuhay na ng mabubuhay na maayos yung family mo. Anong facilities ba ang nandoon sa loob ng 5 hektarya? Anong facilities ang meron? Fish pond. Yung fish pond? Meron din tangke. Yung cemented tank. Para class naman ng konti, bago ibiyahe, nakalagay sa simentong tangke. Oh. Siyempre, yung bumibili, namimili rin kung
mukhang si Mark yung iyong hatchery, mas gusto. Di ba? Kesa mukhang sari-sari store. Yes po. Oo. Okay, eh, ganda, no, may nakikita mga incubator pa sila na ginagamit. May? Ganda, mga incubator. Ah, yung incubator, yung isa ay fund method. Yung susunod na method na lumalabas ngayon ay highly, ano ba yun? Highly technical, medyo complicated. Highly complicated. Ang breeding natin, nasa Colombo na. Nasa Colombo. So, kung ikaw ay may ang ordera na million-million, di ba, yung isang grupo ay nagpa-compute sa akin, Dok, ano ba ang kailangan natin kung magpo-produce tayo ng 200 million na fingerlings na sex reverse na tilapia in 1 year? Parang ganyan. Gagamit na ako ng maraming kulambo. Ang tawag doon ay APA method. Yan. Yan yung habang method. Yan, HAPA method. Yung breeder, salip na sa pispan ko pinawalan, nasa HAPA na siya. Ano? Opo. Oo. Sa isang square meter, ang mahalaga kasi yung surface area. Maglalagay ako ng 4 na pirasong tilapia na inahin. Tatlong babae, isang lalaki. Ganyan. Opo. Eh, alimbawa, 5 square meters. So, 5 times 4. Yun ang dami ng breeders na nakalagay. Ganun. Kaya mas malaki yung hapa, mas maraming laman na breeders. Dok, yan ba ang hapa ang pinatawag din natin na cage culture? Yun din ba yun? Pareho din ba yan? O iba pa? Hindi. Yung hapa ginagamit sa fish pond eh. Pag cage na, malalaki na yun. Mga 10 by 10 meters na yun. Malalaki na yun. Alagaan na, palakihan na talaga. Opo. Dok, ano yung mas preferred nyo? Yung fish pond o itong cage culture na tinatawag natin? O yung haba? Ako kasi, sa negosyo ko noon, mas madali yung sa akin, yung pond method. Depende. Depende sa market mo, ganyan. Sabi ko nga, kung yung market mo ay medyo limited, doon ka sa relaxed na sistema. Ang relaxed na sistema ay yung pond method. Pero hindi mo magamit yung similya for sex reversal. Kasi pag kinuha mo, malaki na siya. Halimbawa, 20 centimos na siya, ganyan. Pag hapa method, kukunin mo, mas maliit. Yung may yoksak pa, butsog pa. Kumbaga, babing baby. Yun yung ilalagay mo sa incubator, ikaw yung magtutuloy. Kasi sa bibig ng nanay, merong activity sa lalamunan na nag-aerate doon sa eggs. Yes po. Yung incubator, ginaya yun. So may sumusubol na tubig sa ilalim. Ganyan. Para yung itlog, gumagalaw lang doon sa incubator. Hindi sumasayat. Ganyan. So, yun yung incubator. So, papagpagin mo, kukunin mo yung mga laman na itlog doon sa bibig nung babae, ikaw yung magtutuloy. Okay? Tapos, madali naman piliin yung magkakapareho ng edad kasi doon sa incubator na pataas na kanal, kung sino yung unang babaksak sa unang araw, magkakaedad yun. Ah, okay. May ganun. Oo. magkakaedad yung babaksak. So, yun ang iyong ilalagay sa isang area na gagamutin, pakakainin ng hormone para ma-sex reverse. So, pag binenta mo, parang magkakaedad sila. Opo. Dok, na-curious ako dyan ah. Kasi di ba yung incubator, tapos nababanggit mo itong sex reverse na to. Meron bang inbreeding na nangyayari din dito sa pag-ano ng tilapia? Inbreeding? Yes po. Ano okay. Po yung natukot na to, Dok? Malaking issue yung inbreeding. Ang isa sa partner ko doon sa Molodicus,
hindi ko maniniwala, ay top geneticist ng France. Si Dr. Chibasu. Mas marami siyang bigote kaysa buhok. Buhok. Baliktad yun, Doc. Scientist na scientist. At siya ay naging presidente ng French Natural Museum, yung nasa Paris. Siya yung boss. Siya yung nag-aalaga ng mga koleksyon ni Magellan, mga ganyan. Nung panahon na yun. Magaling siyang mag-explain. Professor din. So, nung sinabi ko na gusto kong ano yun, mag-participate dun sa production ng Saline Tilapia, binigyan na agad nila ako ng dokumento para makapunta ako ng France. Ayan. I have to meet, sabi nila, you have to meet at least 4 of our scientists. So, from southern France, mag-aeroplano ako o mag-train sa another part. Ayan. May scientist na naman. Ganyan. Hanggang sa huli, nasa Paris na ako. Si Dr. Chibasu na. So, pina-explain ko sa kanya yung tungkol doon sa Molobicus. In-explain niya mabuti. Magaling siya. Tapos, tinanong ko yung inbreeding because in the Philippines, yes. Sabi ko, pag hindi lumaki yung tilapia, nasabihin inbreeding. Mm-hmm. Yes. Inbreeding yan eh. Anong ganun? So, sabi niya, inbreeding is the most abused word yes. Sa aquaculture, sabi niya. Yung inbreeding, sabi niya, mahirap mangyari sa isda because maraming anak ang isda. Maraming anak eh. Diba? Yes po. Sa totoo lang, libo nga eh. Lumalabas ang inbreeding pag isa, dalawa lang ang anak. Pero sa isda, sabi niya, hindi. Pero to make sure, sabi niya, kung bumili ka ng gagawin mong inahin, dapat more than 60. More 60 than 60? Individuals. Okay. Di gawin mo ng 200, di ba? Mura lang naman, kayang-kaya. Oo, sabi niya. So don't believe so much on inbreeding, yung issue ng inbreeding, sabi niya. So, but if you give me a certain figure, how many years? Sabi niya, maybe 100 years. Sabi niya, serious na talaga. Assuming I am wrong, let's say 60 years, sabi niya. So, huwag tayong maniniwala agad sa inbreeding. Mm-hmm. But of course, magbabagal yung genetic character ng isda, no? Kasi kung restricted yung kanyang population, konti yung population, magkakaroon ng problema. For example, yung bangus, tinignan yung bangus ng mga scientist natin. Bangus ko, bangus ng sitdek, bangus nung before sa Bohol. Nakita nila, hindi magandang masyado yung genetic profile ng bangus sa Bohol. Bakit kaya? Bakit yung sa'yo ay hindi? Kasi yung sa akin, sabi ko, yung mga breeders ko ng bangus, may kinuha ako sa Negros, may kinuha ako sa Aurora, may kinuha ako sa Bicol, may kinuha ako sa 100 Islands. Napagsama-sama. So yung genetic character niya, mas mayaman. Hindi naman sinasabi na porke mahina or mababa yung genetic profile mo, hindi lalaki. Wala yun eh. Dinidescribe lang nila na iba yung genetic profile mo sa iba. Diba? Hindi naman niya sinasabi, inbreeding yung sa'yo, kaya hindi lumalaki. Hindi yan. So, pero dapat tinitawag pa yung mga family pa rin pagdating sa tilapia. Ang kailangan lang, para mawala yung issue, dapat more than 60 or 100 dapat yung breeders na kukunin mo. Gano'n. Para walang issue. And then, ayusin yung technology ng pagpapalaki.
Halimbawa, baka naman mali yung pagpapalaki, di ba? Ba't isisisi mo kay Mang Inbreeding, di ba? O may isisi doon sa mama, si Mr. Inbreeding. Kasi kawawa naman, di ba? Una, yung dami ng isda na ilalagay natin sa cage o ilalagay sa fish pan, dapat nasa carrying capacity ng fish pan. Yes. Yung sakto lang. Wag yung wag sobra-sobra. Kaya, kasi may tinatawag na carrying capacity eh. Okay? So, halimbawa, ito. Halimbawa, fish pan ito. Yes, ang carrying, ang pwedeng ilagay lang dito ay 250 grams. So, sabi, 2,500 kilos na tilapia ang kayang ilabas nito. Ibinamihan mo. Di ang lalabas, tilapia na 2,500 kilos, pero maliliit. Okay? Maliliit. Kasi yun lang ang carrying capacity ng fish pan mo eh. Pinipilit mong dumami. Yun. Mali. So, apa. Nung bata ako, may mayor ng Candaba. Sabi niya, Dok, ay hindi pa ako Dok, no? Wesley lang. Wesley. Wesley. Apa. Hindi. Hindi lumalaki yung tilapia ko. Sabi niya, ha? Bakit kaya? Sabi ko, mayor, eh, veterinarian siya. Eh, yung manok ko, ilalagay ko sa maliit na kulungan. Mabilis tumaba. Sabi niya, yung baboy ko, ilalagay ko sa maliit na kulungan. Mabilis tumaba. Sabi niya, magaling ko kanihin. Eh, yung tilapia, eh, sabi niya, nilagay ko sa maliit na kulungan. Ayaw lumaki. Sabi niya, mali. Sabi ko, yung carry capacity. Kasi yung tilapia, yung baboy, manok, walang problema. Yung hangin niya sa atmosphere kinukuha. Mm. Pero yung tilapia, doon sa tubig. Mas oh, marami siya, mas maraming dumi. Paano happy yung tilapia mo? Sabi ko, yes. Hindi siya makalaki. Sabi niya, ganun ba yun? Kaya may mga theories sa ibang animals. Hindi na po pwede, hindi pwedeng gawin sa isda. Oh. Oh. Iba po kasi talaga ang pagpapalaki ng isda sa baboy. Iba. Oo, kasi nasa tubig. Wala, nasa tubig sila eh. So. Oo nga. Pero oh. Dok, ano po ah, na paisip pa ko kasi, 'di ba, yung pag-usapan natin yung sa hatchery ng hito. Meron pa tayong hinahalo na egg yolk, 'di ba? Para mas maging matibay ang mga pampalaki o pampalaki. Apo. So, dito sa tilapia, wala na. Direkta na po ito. Diretso na. So, pagka hapa, hapa method, pinakakain mo na ng feeds. Ah, saka may pang feeds. Feeds na yun. Kasi wala na eh. Kasi marami na sila rin sa hapa eh. Imagine, mm-hmm. apat na isda. Kung ganyan kalalaki, apat na isda ganyan per Apo. Square meter. So, wala na, pits na, pits. Pits na. Tapos, kinukuha mo naman agad yung similya. So, hindi kailangan na masyado ng natural food. Isa, ililipat mo na yung similya sa incubator, ganyan. So, wala na. Iba na yung sistema. Very laborious kung hapa method. Mm-mm. But you produce more fry per hectare. Opo. So, mas, may advantages mas, saka disadvantages itong habang method natin, Bon. Ah, yes. Kaya kung maganda yung market mo, okay lang yung HAPA method. Marami kang order. Maganda yung HAPA method. Oh. Ito yung HAPA method. Oh. Oh, maraming HAPA sa isang fish pan. Yes po. Oo nga, no? Ayan talaga, sir, pang malaki ang market nga, no? Kasi isang fish pan na ma-maximize ito, eh. Oo, pang maramihan na ito. Ano ba ito, Doc? Di ba from haba, ililipat na natin ito sa tank? Ganun na po ba ang proseso? Ah, ililipat na sa tank. Eh, sample ko ng tank. Pwede rin haba. Ito yung tsura ng incubator. Nakita ko. Nakikita mo? Ah, okay. Apa, yes pa, nakikita po. Bottled water siya to. Ito yung ginawa ko kasi wala akong pambili nung McDonald's. Ang pangalan nung
Nung incubator na galing ng USA, McDonald's jar. McDonald's jar? Gumawa ako, gamit ko yung 1 gallon na mineral water. 1 gallon na. Yes, bottled water. Inalis yung dulo, ganun. Tapos dito sa ilalim may tapos merong hose papunta to sa gitna. Meron siyang parang nagpapang yung slow water supply. Para yung itlog hindi didikit. Ganun lang. Tapos pagka napisa na, ready na, babaksak. Babaksak dun sa, may tubig dun dito sa lalagyan eh. Babaksak. Ganun. Ito, libre. Idea. Recycled materials yan eh. Oo, ito. Pero yung sa metakip, lalagyan ng epoxy para bibilugin. Opo. Ayun doon sa baba. Yan. Doon sa... Dok, paano pong ginagawa itong sex reverse na sinasabi niyo, Dok? Uso na ngayon. Uso na. ayaw natin na dumami sa palaisdaan. Diba, yung kanina sabi ko, carrying capacity. Pag dumami yung isda doon sa fish pond mo, affected na negatively yung paglaki ng mga talagang pinalalaki mo. Pangalawa, yung babae, pag nag-start na mag-breed, yung energy niya napupunta doon sa pagkananay. Ano ganun? Kasi pagka yung nanay, yung babae, nasa bibig niya yung itlog, kung 15 days na nasa bibig niya yung itlog, hindi kakain. Sacrifice yung nanay. So, you end up with fish na napakapangit ng itsura. Di ba? Ganyan. Malaki yung bibig, maliit yung katawan. Mm-hmm. Ayaw mo siyempre nun. Ang gusto mo yung ganito, babae. Ang sexy na tilapia, matambok yung katawan. Oo, yung malapat, di ba? At makapal. No? Yes. Yun ang gusto mo. Siyempre, hindi mo gusto ito, walang bibili. Okay. So, ayaw natin masiksik yung laman ng ating palaisdaan. Ayaw natin na maabala yung paglaki ng ating babaeng tilapia. Yes. Kaya gusto natin sex reverse o baog siya. Hmm. Bali, Dok, ginagawa to at pwede pa to sa mga anong buwan na tilapia? Hindi. Yung kailangan, yung gagamitin nating tilapia, kaya importante yung ating incubator kasi dapat mga ganito, oh. 10 days. Mga 10 days pa lang kailangan naka... Oo, 10 days pa. Oo, pag ganito kasi, hindi pa masyado develop. O nag-develop pa lang yung kanilang sex organ. Oo. Pag mas malaki na, baka develop na. Ang successful na yung ating paggamit ng hormone. Okay, Dok. So, paano po yun, Dok? Saan kumukuha ng hormone na nilalagay natin sa ano? Para dito sa sex. May nabibili online. Okay. Yung nag-start niyan eh, si Dr. Rafael Guerrero, pwede silang mag-i-friend nila sa Facebook. Siyempre, yung matanda, may negosyo rin. Siya yung nagsimula eh. So, pwede siyang magpadala sa inyo. Pero kung pwede mo rin gawin sa bahay, sa kung pumaramihan ito. Ayan. Ito yung pitch na pinong-pino, haluan man ng hormone, may methyl alcohol. Methyl alcohol. Opo, ethyl alcohol, hormone, saka pitch. Oo, pakakainin mo lang ng ilang days, yun na. Ah, okay. Oo.
So, yung papainan mo, pwedeng mga tanks. Ganun. Yung iba, hapa. Hanap ako ng tanks. Ito yung facility ko ng malobby ko sa Bipar. Opo, yan. Okay. Yan. So, pwede ganyan. So, para mas effective kasi kung ganito kaysa sa hapa. Sa hapa kasi, yung fish pan mo, kung pwedeng maraming natural food. Yung similya, halip na ang kainin, eh yung binigay mo, yung natural food ang kakainin. So, hindi effective masyado yung treatment mo. So, the best is, wala siyang makakain iba. At kaya, kundi yung food na binibigay mo. Opo. Ayan. Dok, nasabi mo kanina na yung sa haba medyo maraming mga humahalo, no? Dahil nga nakadikit siya mismo dun sa pan. Ngayon, ang tanong ko naman, Dok, may mga peste ba na sumisira dito sa ating mga fingernails, sa mga pride? Okay. Kung pan method, ito yung mga dapat nating maintindihan. Kung yung problema, depende sa source mo ng tubig. Halimbawa, sa Nueva Ecija, ang source ng tubig, karamihan ay irigasyon. Yun ang mura eh, yung NIA. Eh, yung irigasyon, maraming halo na mga ibang isda. Na nakakatakot yung mga ayungin. Yung ayungin eh, isa sa pinakamabaksik na carnivore. Sa carnivore sa ilog. Carnivorous, highly carnivorous. Dalag, highly carnivorous. Yung hito, sabi nila carnivorous, pero yung hito, ang kinakain ay patay. Tinesting ko na yan. Dia is highly carnivorous. Pagka yung ilog na pinagkukunan mo ay maraming ganyan, yun ang problema. Pag nakahuli na ako nung dia nung na ganyan, sa palaistahan, dinidrink ko na agad. Kasi yung mga susunod na pag-ani ko, alam ko wala na akong maaani. Yeah. So, dapat very observant sila dun sa nakikita nila. Yung pasukan ng tubig, may mga pilong nets. Yeah. Para hindi makapasok yung mga kalaban. Yeah. Another kalaban is wild birds during daytime and nighttime. Hindi kayo maniwala, may mga pato na nocturnal. Sa gabi, umaatake. Akala mo, multo, biglang may gumagalaw doon sa mga damo. Oo, malakas kumain yun. So, kailangan wala din yun. Malinis palagi yung iyong paligid para wala silang tataguan. Yun. At isa pa ang kalaban is tao. Mm-mm. Hindi maiwasan na ang totoo, pinakamalaking problema natin kung may farm ka, eh poaching. Ano yun, sir? Yun yung may magnanakaw, may mang uumit ng isda mo. Ayun. Pinakamalaking problema yun. So, kailangan talagang madalas ka rin doon. Nagbabantay ka din. So, pati yung... Yung mga tilapia ba nocturnal? Kasi ang hito, nocturnal pa, di ba? Ha? Oo. Yung tilapia, hindi. Daytime sila. Daytime. Okay. So, magandang itong pagkaka-explain mo sa amin. Pero puputulin ko muna, magbe-break muna tayo. Pero iwanan kita ng sangkado. Paano ba tayo mag-harvest? Paano ba yung tamang pamamaraan sa pag-harvest po ng mga prey? Yung hindi talaga sila masasaktan at malaki ang ating kikitain. Ayan. Sa pagbabalik po yan na agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Ayan. Doc Presley, iniwan ko sa iyo yung tanong tungkol sa pag-harvest ng mga fry. Ano ba yung tamang pamamaraan na hindi po madali yung mortality ng ating pag-harvest ng mga fry? Okay. Kung tayo ay gagalaw doon sa hatchery, dapat doon sa malamig na panahon. Malamig na panahon. Wag katanghalian.
So, pahinga. Tulog ka lang muna pagka tanghali. So, okay. Early morning or late afternoon. Yan. Kasi yung init ng araw, malaking stress para dun sa isda. Lalo na sa mga similya. Okay? Kailangan natin, yun, basta nasa isip nila na pag malamig lang ang panahon, saka sila gagalaw dun sa hatchery. So, yung init ay malaking factor yon para ma-stress yung ating isda. Another is, huwag hipo ng hipo sa isda. So, huwag mahilig sa ano. Hanggang maaari, wala. Gumamit ka ng tapo, gumamit ka ng net, ganyan. Para bawal hindi sila masaktan. Oo, huwag. Oh. Oo, kasi yung mga gagamitin natin hanggat may maaari, makinis. Kasi yung similya, eh medyo sensitive din. Okay? Opo. Oo. So, siguro yung music, may music. Pagkaganyan. Para yung mga tauhan natin, relax. Hindi siya jittery. Hindi siya stress habang nag-harvest. Oo. So, ganun lang. And then, the hinarvest natin, halimbawa, yung sa fish pan, hinatak. Iba-iba yung size. Siyempre, iba-iba yung size ng similya. Yung maaari yung mga similya na hindi mo nahuli nung unang hatak mo, malaki na. Yan. So, paano natin paghiwalayin yung sizes? Okay? Yes. Yung sizes, mapaghihiwalay sa pamamagitan ng may props ako. Oh. Ready ka doon ka? pamamagitan ng klase ng net. Ayan. Opo. So, may net na pagaspang, may net na pino, ganyan. Merong in-between. Ayan. So, hindi natin nihipo yung isda. Pagka ginamit natin yung net, mahuhuli mo yung maliliit. Mahuhuli mo yung malaki, papaghihiwalay mo. Ang tawag doon, grading. Gine-grade. Kung sa construction, is sinusulandra. Parang gano'n. Yeah. So, without parang giving stress to the fish, napaghihiwa-hiwalay mo. Hayaan mo lang siyang lalabas. Nilagay mo rito, gusto mong kuhanin yung malalaki, hayaan mo lang siyang lumabas na pusa. Mm-hmm. Yung maliliit. Matitira yes, yung malaki. Yes, so, ngayon, ang kung papansinin mo, ang sizes ng tilapia number number 24, sabi niya. Tapos number 12, number 10, ganun. Yes. Mas malaki yung number 24, mas maliit. Yung number 10, mas malaki. Kasi ito, di ba tinuro mo sa akin last time na pagkasukat ng isda, ito, di ba? Kung ilang... Sa bangus yan, sa bangus. Sa bangus. Ah, so hindi siya applicable doon. Hindi, iba naman. So sa tilapia, okay. Gagamit ng net. Yes po. So bibila, ito 1 foot. Halimbawa, ito, wala akong ruler. So 1 foot, bibilangin mo yung buhol or butas. Butas, yes. So ito, halimbawa, number 10. Ibig sabihin, sa 1 foot, may 10 na butas. Na butas. Okay. So, mas malaki yung fingerlings, mas mahal. Siyempre. Yes. Ito, yung mahuli, yung lumabas, mahuli dito, mas maliit, siyempre. Mas mura. Mas mura. Doon. So, ingat lang, huwag sasaktan yung similya para hindi magasgas. Kasi pagka nagasgas, tutubuan ng fungus. Tutubuan siya ng fungus eh. So eventually, mamamatay, maalis yung palitpik, ganyan. Maalis yung palitpik, so mamamatay. So avoid stress. Saka huwag pabigla-bigla yung kilos ng mga tao natin. Banayad lang lahat. Ganun. Ano ba? Dok, sa isang haba,
Isang haba, ilan ang kailangan para mag-harvest? Sa isang? Haba po, sa isang haba. Ah, dalawang tao. Dalawang tao. Malayo kasi yung hapa ko eh. So, yung kulambo, halimbawa, ito yung hapa, ito yung ibabaw, ano? Ito yung ano yung kulambo, yan, sa ilalim. Dalawang tao lang, lalagyan ng kawayan doon sa ilalim. Gagano, no? Tataas na yung net. Maiipon na sa isang dulo. Okay. Mas mabilis pala pagka nakahaba ang harvest. Okay. Ganun lang. Maiipon na. Kukunin mo na. Aalisin mo yung breeders. Kukunin mo na yung similya. Yung breeders, ililipat mo, balik mo doon sa ginaano. Chup. Kuha mo na yung similya. Gagamit ka na ng platito. Ganun mo. Or bangkok. No? Huwag kamay. Pang pa-transfer. Diba? Mas mabilis pala yun. Pero Doc, pagka naman halimbawa, ipabiyahe na natin itong mga similya, ano po yung mas prefer natin na ibiyahe? Yung maliliit o yung mas malalaki? Pwede naman. Yung pagbiyahe kasi ng similya, ako kasi yung nag-invento ng yung box na kinakargahan ng similya, ng fingerlings eh. Nung bata ako, nung inimbento ko, napatent ko noong 1984 yun eh. Marami naman ako nabenta. Nakabili naman ako ng kotse eh. Pero, wow! ngayon, second hand na kotse. ngayon, kotse gusto ko, pa rin gusto ko ma-manufacture kasi maraming ganit. Yes, imaginin mo, sasaksak mo lang sa battery nung saraw na jeep. Makakabiyahe ka na. Ganun. So normally ang normal na dagaya ngayon ay plastic, ayan. Kita ba? Plastic bag. Ayan, plastic bag. Eh nabibili naman niya sa tindahan ng mga sa grocery, yeah. Tindahan yes, ng plastic, okay. Ayan, plastic bag. So, ang normally, sa isang bag, 1 kilo. Mm-hmm. 1 kilo ng similya. Kung maliit, siyempre, 1 kilo, marami, ha, ilalagay mo. Diba? Opo. Ngayon, depende sa layo. Kung 1 kilo, pero good for 3 hours lang, pupunta siya ng Iloilo. Halimbawa, yung similya natin, babawasan mo ngayon yun. Nasa galing mo na. Halimbawa, 1/2 kilo lang kasi malayo masyado yung bibiyahin. Ganon. Tapos, lalagay sa kahon, pagka i-aeroplano, may box na tinatanggap ng aeroplano, yan. Tapos, pwedeng lagyan mo rin ng yelo, ganon. Para malamig. Pag malamig yung isda, hindi masyadong active, hindi siya kilos ng kilos. Hindi siya, tahimik siya. Ganyan. So, hindi siya nai-stress. Kaya maganda kung magbibiyahe ka na si Milya, halimbawa, naka-fortuner ka naman, iligay mo sa loob. Para may aircon. Kung ilalagay mo, halimbawa, pick up, iligay mo sa likod, iligay mo na yelo. Para malamig. May cooler, ganon. Oo. At pagdating mo doon sa di-deliveran mo, huwag ka rin apuradong umuwi. Okay. Kailangan i-acclimatize. Ano ba yung acclimatize? Ipapareha mo ron sa paglalagyan. Halimbawa, nagkataon, dumating ka alas 3 ng hapon. Ang pinakamata-init na init ng palaisdaan, alas 3 ng hapon, hindi alas 12. Opo. Alas 3. So maghihintay ka ron hanggang bumaba yung temperature ng palaisdaan. Ang tawag doon ay acclimation. Ina-acclimate mo. Acclimation. Or acclimatization. Parang yan, acclimation. Yung oo. Pwede mo siyang ibabad. Ganyan.
Halimbawa, wow. Ito eh fish pan, bababad mo. Hayaan mo magpareho yung init ng fish pan at nung init ng iyong bag. Mm. Wag ka apurado. Para hindi mapapasma, tama ba? Correct, parang ganun. Hindi mabibigla yung fish pan. Hindi mabibigla. Nagkataon, dumating ka, malamig naman. Di ba? Malamig. Yeah. Pero para sure, magkape ka muna. Ayan. Pag naubos mo yung kape, siguro acclimated na, saka mo bubuksan. Ganun. Pag binuksan mo naman, ito. Ayan. Pag binuksan mo, lalagyan mo ng tubig unti-unti yung bag. Gamit ka na naman ng platito or tasa. Okay. Pero dada. Kasi maaaring yung temperature, okay. Pero yung water quality, hindi okay. Okay. Mm. So, dahan-dahan. Tapos, pag sa palagay mo, binaba mo yung gilid nung bag, ng plastic bag, binaba mo, gusto na lumabas, ready na siya. Tanggap na niya yung bago niyang mundo. So, opo, yung bagong environment. Hayaan mo na. Diba? Yung iba, paano tayo makasiguro kung nabuhay lahat? Okay. Simple lang yung technique. Kasi yung sa mga hatcher ngayon, ang siguraduhan eh. Ang babayaran ko lang yung nabuhay. Sabi niya, di ba? Yes. So, ang gagawin lang, yung isang bag, ilalagay sa hapa, sa kulambo. Mm-hmm. Ilalagay doon. Tapos after 3 days, bibilangin. Ilan na namatay, ilan na nabuhay. Ah, after 3 days pa, Doc? 3 days? Or two days. Napakabait nung binentahan mo kung binayaran ka agad. Kasi Doc, di ba yung iba, makikita mo na agad na may mga namatay. Nakalutang na yun eh. Oo. Yeah. Ang tawag doon eh, survival net. Ilan yung nag-survive? Halimbawa, may namatay sa biyahe, makikita mo agad eh. Diba? Kung nakakulang po. Oh. Ito yung mga practices na dapat maintindihan nila. So, avoid stress dun sa isda. TLC, Tender Loving Care. Sabi nga nila. Ganun. Huwag gagalaw kung mainit ang panahon. Relax. Relax lang. Kung biyahe, kailangan malamig yung pagbiyahe. Kung kailangan gumamit ng yelo, gumamit. Yung paggamit ng yelo, nasa labas ng plastic. Naka-box. Sa labas. Para hindi malusaw yung yelo na ginagawa na sa plastic, sa mga bahay-bahay. Binabalot ng dyaryo yun. Babalutin, para ka nagbalot ng baon. Yeah. So, opo. Ang ilalagay mo ron. Kasi hindi siya lulusaw ng mabilis. Di ba? Tapos hindi messy. Kasi ang nabasa lang yung dyaryo. Yung dyaryo lang. Ayan, Dok. Napakaganda lang yung pag-explain at sigurado ako maraming natutunan yung ating mga kasamahan pagdating po sa pag-harvest at pag-transfer ng mga hatchery. Pag-usapan naman natin, Doc, itong kanina pa natin sinasabi na maganda ang kita dito eh. Totoo po ba na maganda ang kita dito sa hatchery? Mula noon hanggang ngayon? Siyempre, economy of scale. Ngayon, marami ng problema. Una, dahil siguro sa very intensive na culture system natin, yung problema sa ibang bansa, tilapia, lake, virus, mga ganyan. Tumama na rin dati. Yes. Meron din. Nakita ito sa Taal Lake. Kaya sabi ng mga tao doon, pag bumibili kami ng similya, sabi niya, dinodoble namin yung dami. Kasi ina-expect nila na mamamatay yung kalahati. Pag namatay yung kalahati, meron pang kalahati. Marami pa rin. Yes. Ayan. Hindi sila nalulubi sa panahon. Ayan. Sa tao, sa inputs. So,
Ganun na ang technique. But may iwasan naman yan. So before na bibili sila ng pang-breeding na similia, eh, doon sa reputable source sila. So yung BFAR, CLSU, meron silang biotech lab doon na talagang tumitingin, nakatutok doon. So at least sigurado ka na magandang lahi yun, klase. Walang problema sa sakit. Kung mulobicus dito sa amin, sa Daguban, kasi ganun din kami sa quality control, talagang naayos din. Apo. So, over the years na nag-negosyo ako, sabi ko nga, ang lahat ng iyan, even sa hito, sa kung ano-anong species, yung economy of scale. Di ba? Yeah. Usapang business na. Madaling gawin sa palanggana, pero pag negosyo na pinag-uusapan, iba na. Yes. So, ano ba ang target mo na nakita? Siguro 50,000 a month. Ilang breeders ngayon ang kailangan kong gamitin? Diba? Mm-hmm. Para kitain ko yung 50,000 a month. Yeah. So, i-compute mo na lahat yung feasibility study mo. So, mas matipid yung sistema mo, siyempre, mas malakikita. So, sa akin, sa pond method, sigurado ako sa 5 hectares, maganda na yung buhay mo. Pero sinasabi ng mga Chinese, kahit na daw maliit, kailangan nandun ka. Sabi. Oo. Ano yung nandun ka? Magtayo ka ng bahay doon sa gitna ng palaisdaan. At para bago ka matulog, sabi niya, nakikita mo yung palaisdaan. Pag gising mo sa umaga, palaisdaan pa. Hindi po pwede yung absentee, ano yun? Aquaculturism. Hindi pwede. Kahit siguro nagyan mo ng importante yan, lalo na sa mga artisanal aquaculturist. Artisanal, ibig sabihin, hindi malaking kumpanya. Pang-pamilya lang. Importante yan. And then, huwag kang aasa doon sa technician. Okay lang, para marami tayong ma-employ. Chairman ako ng PRC para marami ma-employ. Pero importante, yung owner, naiintindihan din niya. Di ba? Paano ka mag-utos? Hindi mo naman naiintindihan. So, kailangan mag-aaral ka rin. May knowledge po. Yes, may mga trainings and seminars. So, may mga training naman na available. Ito, nagtayo ako ng farm school yung anak ko. Pwede sila rito. Pagka nag-umpisa ito, accredited na ng TESDA ito at saka ng ATI. So, pag nag-umpisa ito, libre naman. Diba? So, di yes, ako yung lecturer. So, yung lecturer. May sample na sa mga viewers natin na gusto pumasok dun sa farm school ni Doc Wesley. Ganito po ang itsura ng inyong klase. Ganito lang naman ako mag-lecture. Parang may mga pag-usap. Oh, di ba? So, kanina, meron ako ng lecturer. So, ganun lang. Among many businesses na naranasan ko, nag-restaurant ako, nag-dealer ako ng feeds nung bata ako, nag-bookstore, pati yung Xerox machine, pinasukan ko yun. Pinasukan mo? Oo. Yung mga yan, ako matakaw sa mata ng BIR yan. No? Binibilang. Talaga nakaupo dun sa restaurant ko, nagbibilang ng customer kung mapasok, pinakakain mo pa siya. Diba? Oh. Totoo yun. Oo, kawawa ka naman. Sa PISPAN, walang tax, wala. Oh. Hindi nahabol ng BIR. Basta alam mo lang yung gagawin mo. Tsaka yung technical assistance mo, maayos. Diba? Yung technician mo, yung totoo. Maraming technician ngayon Ang tawag ko, Google expert. Sa Google lang kinuha yung sinasabi. Sa Google po ha. Oo, mahirap yun. So, yung totoo, pag sinabi niya, ah, ganun pala yun.
na. So, ang bottom line is, hindi gaano kalaki yung isda, kabilis lumaki. Bottom line is, gaano kalaki yung kinita mo. Diba? Kahit na maliit yung tilapia ang binenta mo, yung isa, ay mas malaki tilapia. Ang dami naman yung ginastos. Ang ginastos niya sa fish, ginastos niya sa aeration, pagbomba ng tubig. Talo siya. Kasi yung sa'yo, yung profit ang kinitignan. Yes. Yun na. Eto, yung sa'yo ba? Yung sa'yo ba? Yung kita mo? Hindi. Ito, Aron, garantisado. Talagang kikita sila. Kikita sila. Diyan, sigurado po. Kasi nasubukan ko na lahat eh. Opo. Yan, ngayon eh, parang nag-aaral nito po, Ami. Parang maganda nga yung kita po eh. Parang maganda yung kita mo. Oh. Eh, ayun, Doc, maraming salamat to. Okay. Sige, Ami. Yes. Opo, Doc, maraming salamat at marami po talagang kami natutunan. Hindi lang natutunan sa pag-aalaga ng fishery, pati doon sa pagpasok mismo doon sa negosyo. Eh, meron kang in-inquire sa amin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, Doc Wesley, maraming salamat po. At sa mga kasamahan po natin na nanonood, at tabayaran nyo, marami pa tayong gagawin na series dito sa ating programa. Ito po ang Agree Up Agad. Agree tayo.